Yan po, habang pinapatulo po natin yung kanyang langis, siyempre, isasabay na natin sa pag-check yung kanyang mga brake pads. So ito, may gagawin tayong Ford Ranger 2.2 engine. Yan po siya, no? Bali ito, ang gagawin lang natin dito mga ka-GM ay siservisan lang natin. So ayan, para sa mga baguhan na mekaniko, ayan, magkaroon kayo ng guide. Ang gagawin natin dito, kung ano lang yung pinapagawa ng ating customer, no? Yun lang yung ating gagawin. Bali, change oil lang siya. Oil filter at saka langis lang yung ating papalitan dyan kasi yun lang yung budget ng ating customer. So ito pala yung ano niya, oil filter niya, no? Ayan. Ayan, bali may o-ring din yan, tapos dito lang nakalagay yung kanyang oil filter dyan. Ito siya, 27mm na sakit yung kailangan natin dyan para mabuksan natin siya, yung kanyang oil filter. So tapos ito kasama na rin yung lilinisan natin yung kanyang engine air filter. Ito, nalinis na natin yan. Tapos, chichik natin yung kanyang mga ilaw. Kung gumagana lahat, no? Yung mga function ng ilaw. Yung kanyang wiper, function ng wiper. Tapos yung kanyang brake pads. Yan yung kailangan natin mga i-check mga ka-GM. Lalo na sa mga baguhan na gustong maging mekaniko, no? Yan, magkaroon kayo ng guide. Tapos ito naman pala yung kanyang fuel filter sa diesel, no? Diyan sa lubyan, napapalitan din ng kit niyan. Pero hindi natin papalitan yan kasi nga change oil lang yung request ng customer natin. Tapos check din natin yung kanyang mga drive belt, yan, kung okay ba. Tapos kung ano yung mga makita natin na problema niya, mga ka-GM, saka natin i-inform yung ating customer para kung kailangan na palitan, ay papalitan natin siya. Tapos check din natin yung kanyang top-up fluid level, tulad ng wiper washer, steering, yung kanyang steering fluid, ganun. Yan, yung mga top-up fluid level tulad ng brakes, brake fluid. Yan po, yung kailangan may check dyan. Tapos yung kanyang coolant, yan. So, ayan, like and share lang po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba. Yan po, habang pinapatulo po natin yung kanyang langis, siyempre, isasabay na natin sa pag-check yung kanyang mga brake pads. Yan, tapos yung kanyang mga suspension tulad ng shock absorber, yung kanyang suspension, upper suspension, yung kanyang mga bushing. Yan po yung mga dapat na ginagawa dyan mga ka-GM, no? Lalo na sa mga baguhan na mekaniko. Yan po, kung ano po yung gustong ipagawa ng ating customer, ayun po yung makailangan natin i-check. Tapos kung ano po yung mga makita natin na problema ang iba, saka po natin sasabihin sa ating customer kung ano po yung mga dapat niyang palitan, no? Katulad nito. Yan, nakita natin mayroon siyang leaking dito sa ano, sa rear transmission oil seal. It's sa kanyang pinaka-propeller shaft yan. Mayroon siyang leak dyan. So, sasabihin natin sa ating customer yan para malaman niya na kailangan palitan yung kanyang oil seal dito sa kanyang propeller. Sa rear transmission, no? Tapos yung kanyang mga support. Yan, so kung mapapansin niyo basag na rin yung kanyang engine support, no? So, kailangan mapalitan yan. Kasi vibration ang kalalabasan yan, mga ka-GM. Yan po yung ating i-request sa ating customer. Yan, so, inaantay lang natin na maubos yung pagtulo ng langis. Ang langis pala na ginagamit natin dito ay 5W30. Polysynthetic siya, mga ka-GM, no? Sa Ford Ranger na ganito. Para maganda. Every 10,000 km ang pagpalit ng langis nun pagka yung polysynthetic na gamit natin na 5W30. Ayun, nasa linya. Yan siya. Mga ka-GM, natapos na po natin naservisan itong Ford Ranger, no? So ngayon, ang additional nating dinagdag na in-inform natin sa ating customer, yung kanyang upper arm suspension, tapos yung kanyang rear transmission na oil seal, tapos saka yung kanyang engine support. Kasi yun po yung may problema na nakita natin na panibago, no? Tapos ito, chinik natin lang kanyang mga ilaw, yung kanyang mga preno, yung hangin ng gulong, yung top-up fluid level. Yun po yung ginawa natin dito pagka nagsiservice maintenance po tayo ng mga sakyan, no?